coaches, coach na rin ulit. At para po sa mga bago pa po sa aming channel, please watch, like, share, subscribe, comment, at pakihit na po ng bell button below para manonotify po kayo every time na may bago po akong video. For today's video po ay ipapakita ko po sa inyo ang isang business presentation para po sa mga retailer. Kung paano dumiskarte, paano ang loading, lahat-lahat po paano kumita ang isang retailer ng TPC. So let's watch this video. Lamang ang may alam. Hi! Dahil naging apartment ka na namin, hayaan mong turuan kita ng tamang pamamaraan para gawin ang negosyo. Dahil ganap na retailer ka na, pinabati kita. Ng congratulations! Alam ko excited ka ng magbenta at kumita. Pero bago yan, hayaan mong turuan muna kita para di sumakit ang ulo mo at maiwasan ang mga problema. Ito naman ang magiging gabay mo. Ang Telepreneur Corp New Retailer's Guide, The Know-How. Sa unang hakbang muna tayo para talagang ma-master mo ang pasikot-sikot ng negosyo. Dahil retailer ka na, unang tanong, paano ba kumikita ang mga retailers? So, number one, kikita ka sa pinood selling or benta-benta ng load. Pangalawa, kikita ka rin kapag nag-activate ka ng mga kapwa mo retailer. At bago kita simulang turuan, mangyari lamang na isave mo sa iyong phone book or contact ang gateway numbers na ito. 8724 or 2012 kung smart, talk and text or sun user ka. Pero kung globe, PM or cherry user ka, pumili ka na lang ng isa sa mga gateway sa baba at isave mo sa phone book mo. Itong gateway ng globe, PM at cherry. Ito naman ang para sa sun cellular. At ito ang gateway para sa smart, talk and text at ganun din ito. Ang gagawin mo, maaari kang mamili ng isa o dalawa sa mga numero yan at yun ang isave mo sa phone book mo. Dahil lahat ng transaction ko man ay dyan mo isasend. Kung nasave mo na ang mga gateways sa cellphone mo, magsimula na tayo. Number 1, paano mag-load sa mga customers? So, ang gagawin mo, pumunta ka sa right message ng cellphone mo at i-type ang mobile number, space amount, and send to gateway. For example, yan yung number, space 60. At send mo lang sa gateway or sa 8724. Paano naman? Kung ang nilo-load mo or pinapaload sa'yo ay promo code. Yung mga anli-anli. Take note, kailangan lagi kang mag-refer sa loading guide mo dahil nandun ang mga product code. So, ganun din. Itatype mo lang din yung number ng customer. For example, all text 10, ang product code niyan ay AP10. And then, send mo na sa gateway. At yun ang matatanggap niya. Take note, pwedeng gamitin ang 8724 or 2012 kapag smart, talk and text, or sun user ka. Ngayon, kung hindi ka naman smart, talk and text at sun user, pwedeng gamitin mo ang 11-digit gateway. Paano naman mag-load ng same number at same amount? Halimbawa, may nagpapaload sa'yo ng tatlong regular 150 sa sun cellular na magkapareho lang number na laloadan. So, ang gagawin natin, syempre, pumunta ka ulit sa right message ng cellphone mo at i-type ang mobile number, space amount, at send sa gateway. Sa unang load na ng 150, ganito ang gagawin mo. Pero sa pangalawa, kailangan lang maglagay ng space A sa dulo. Bakit? Kasi pag hindi ka naglagay ng space A, automatic ay ma-filter yan ng system natin at babasahin niya lang yon as double send. So dapat may space A para pumasok yung pangalawang load. At sa pangatlo naman ay space B. So gagawin natin yan kapag magkakapareho lang ang number at amount na pinapaload. And send mo na sa gateway. Take note, pag magkaiba naman ang amount pero same number, ay di na kailangan ng space A. Sunod na tanong, paano naman mag-check ng load packet balance? Ang gagawin natin, pumunta ka ulit ng right message.
And then, i-type ang BAL and send to gateway. Parang ganito. BAL at send sa gateway. After nyan, meron kang matatanggap na text confirmation kung magkano ang remaining balance mo. Pero, take note, may bawas na 2 piso sa load wallet mo every time na magbabalance ka. Pero huwag kang mag-alala. Dahil after mo mag-load sa customer, automatic naman, updated ang remaining balance mo. Sunod na tanong, paano mag-refund ng load na hindi pumasok sa customers? So, ang gagawin lang natin sa right message, i-type mo lang yung word na help, space, RF, ibig sabihin niya, refund, space, trace number, at yun ang isend mo sa gateway. For example, help, RF, ayun yung trace number, at send mo na sa gateway. Kapag nakita ng mga IT natin na talagang hindi pumasok ang load, ay automatic i-refund niya ang load na nawala. Take note, ang help ay may bayad na 2 piso, pero good for 1 day na yon. Kahit more than 1 command or help ang gawin mo sa loob ng isang araw, ay 2 piso pa rin yon. Paalala ulit, ang refund natin ay valid lamang hanggang 3 araw. Sunod na tanong, paano naman mag-activate ng bagong retailer or ng tapwa retailer? Sa right message ulit, ang gagawin natin ay itatype natin ang word na act. Ibig sabihin yan, activate, space, simple number, / full name, / address. At yun ang isasend natin sa gateway. Take note, kailangan ay meron kang at least 150 na load packet para makapag-activate ka ng bagong retailer. Dahil ibabawas yun sa existing load wallet mo at mailipat sa ina-activate mong retailer. Yun naman ay magiging pambenta niya na sa mga customers niya. Kapag kulang sa 150 ang load wallet mo, ay di yun mapaprocess. So ano nga ba ang breakdown ng 150 na nabawas sa'yo? Yung 100 doon, mapupunta sa inactivate mong retailer. Pambenta niya na yun, all networks. Yung 10 piso naman, mapupunta kay TPC para sa ating system maintenance. At yung 40 naman, ay mapupunta sa dealer na nag-activate sa'yo dahil kita niya yun. For example, naningil ka ng 500 na activation fee sa isang retailer. Yung 250 ton ay pwedeng load wallet na. Bakit? Yung 100 ton, matik na ikaga sa kanya. At kakargahan na lang ulit siya ng additional 150. Yung 50 naman, yun ay napunta kay TPC at sa dealer. Yung 200 naman, yun yung net income mo. Pero kung gagawin mo 300 ang load wallet, ang magiging net income mo lang ay 150. Take note, bawal ang underpricing lalo kung mas mababa sa 300 ang alok mong activation fee. Pwede kang ma-terminate kapag nalaman ng kumpanya o may nag-report sa'yo na nag-underprice ka. Ilang paalala na dapat ay lagi mong tatandaan. Number 1, ang 8724 at 2012 ay para lamang sa mga smart talk and text and cellular user. Pangalawa, ang paggamit ng 8724 at 2012 ay free of charge. Hindi kailangan naka-unlimited ka. Pero, kailangan mong mag-load ng at least 5 pesos sa SIM card mo para hindi siya mag-deactivate. Pangatlo, pag ang 8724 at 2012 ay under maintenance, pwedeng gamitin ang 11-digit gateways. Pangapat, kailangan mo ng airtime load para magamit ang 11-digit gateways. Sunod na tanong, kanino naman pwedeng bumili ng load packet kapag naubusan ka na ng pondong pambenta? Number 1, kung nakalumapit sa dealer na nag-activate sa'yo or system owner para ma-assist ka niya kaagad. Pangalawa, kung wala si dealer, hanapin mo naman ang pinakamalapit ng mobile status sa area nyo or yung MS. Pangatlo naman, sa city status na available sa area nyo. Pero kung wala talaga, pwede ka namang dumirekta sa kumpanya, sa Telepreneur Corp. At ito ang mga account name at account number ng kumpanya. Account name, Telepreneur.
Corp at mamimili ka na lang kung anong banko yung malapit sa'yo at doon ka mag-deposit. Ngayon, after mo mag-deposit, huwag na huwag mo kakalimutan na kunin yung resibo. Bakit? Dahil kailangan mo i-type ang format na to. Debt space date slash time slash amount slash reference number or bank validation code slash bank branch. Importante ang mga detail na yan. Bakit? Diyan binibase ng kumpanya kung talagang mag-deposit ka. After nun, isend mo na siya sa iyong dealer. Kung napaka-supportive na ang dealer mo at talagang nilalogan ka, wala naman sa MS or pwede kay CS or pwede rin naman i-direct sa kumpanya. Take note, maghihintay ka lamang ng ilang minuto at may kakarga na sa'yo ang load credit or load wallet kapag tama naman ang spend mong format. Ito naman ang pinaka-importanting parte ng ating video. Bakit? Tuturuan kita kung anong mga gagawin mo kapag nagkaroon na ng problema or network problem. So, basic troubleshooting para hindi ka nag-aalala. Ang payo ko lang, huwag na huwag ang mag-panic. Bakit? Kailangan mo lang i-check ang mga bagay-bagay. Number one, i-check mo yung spacing. Baka kasi double space ka. Number, space amount. Automatic, hindi ipapasok dahil invalid. Pangalawa naman, i-check mo rin yung numbers. Baka yung tinype yung number ay mali sa number na binigay niya. So, automatic, hindi niya talaga matatanggap yun. So, ang gawin mo na lang sa mga nagpapalog sa'yo, ipasulat mo sa papel para kung may mali man, hindi ikaw yung may kasalanan. Pangatlo, check mo rin yung signal. Baka kaya laging failed ang mga commands mo dahil mahina ang signal nyo. So, ang gawin mo, maghanap ka sa isang area sa bahay nyo na malakas ang signal. Pangapat, i-check mo rin ang mga letters. Yung iba kasi, yung numbers ginagawang letters at yung letters ginagawang numbers. For example, yung 0 ginagawang letter O. So, automatic, invalid yun at hindi yun talaga papasok. Next, i-check mo rin ang mga product codes. Yung iba kasi, gumagawa ng sarili nilang code na wala naman doon sa loading guide natin. For example, pinaka-common, yung combo 10. Ang ginagawa nila, tinatype nila, number, space, combo 10. E pag sinake mo yung product codes natin, wala namang combo 10 doon. Dahil ang code sa combo 10 ay CTC10. So automatic, hindi yun papasok. Next, i-check mo rin ang load packet. Baka kaya hindi ka na makapag-load ay insufficient balance ka na or kulang na yung pondo mong pambenta. Next, i-check mo rin ang personal load. Lalo kung hindi ka naman smart user or TMT o SAN. Kung Globe, TM or Cherry ka, dapat talaga meron kang personal load para makapag-text ka ng command. Kung wala, hindi talaga may pag-process yun. Next, i-check mo rin ang inbox capacity. Baka kaya wala kang matatanggap ng mga confirmation dahil puno na yung inbox mo. So, i-delete mo na lang yung mga hindi importanteng messages. Next, i-check mo rin syempre ang downtime advisory ng kumpanya. Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng maintenance. So, pag maintenance, hindi talaga natin magagamit ang loading platform natin. So, kung downtime po ang 8724 or 2012, pwedeng gamitin ang mga gateways. Next, promo subscription. May mga times na nag-log sa inyo, nare-refund lang. Bakit? Maaaring kasi yung nagpapaload ay hindi pa expired doon sa promo yung ginagamit niya. So, kailangan niya muna ma-expire doon para ulit maloadan ng same promo. Next, mobile data. Baka may encounter mo na meron nagre-reklamo sa'yo. Ang sabi niya, kakapaload niya pa lang. Pero after 2 hours, hindi niya naman ginamit pero naubos. I-check mo, baka bukas ang mobile data niya. Kahit hindi siya nag-internet, basta bukas yun, automatic kakainin ang load niya. Next, text signature. Bawal po ang text signature sa ating mga command. Yung mga nasa dulo nakalagay OG123, Beautiful101, mga something ganun. So, bawal po yun dahil automatic, invalid command po yun. Next,
Siyempre, check nyo rin po ang ginagamit nyo gateway. Kasi mamaya po, hindi talaga gateway ng TPC yung sinasandaan nyo ng command. Iba po kasi ginagawang gateway. Yung number ng apply nila o yung number ng asawa nila. So, hindi po talaga papasok yun. Binabati kita dahil natapos ko na yung first step sa negosyo mo. Tandaan, ang limitadong kaalaman ay limitadong kakayahan. At pag limitadong kakayahan ay limitado rin ang income. Lagi mong tatandaan na lamang ang may alam at iba ang may alam. Ngayon, sa mga gusto mo malaman kung paano naman ang loading natin sa Visa, Signal, Satellite, PLDT, Sky Direct at Talk TV ay nasa last part. Hindi ko na masyado i-explain dahil babasahin na lang. So ito ang pamamaraan para mag-load ng signal. Ito naman ang pamamaraan para mag-load ng GSAP. Sabihin na lang natin yung procedure. Ito naman ang way para mag-load ng satellite. At PLDT kung Wi-Fi at ang PAP TV. Siyempre, ito rin yung way para makapag-load ka ng Sky Direct at iFlix. So, dito na nagtatapos ang ating Retailer's Guide Technical Video. I hope i-share mo to sa lahat ng kakilala mong dealer at retailer para mapag-aralan din nila at sabay-sabay tayong kumita. So, thank you so much guys. To God be the glory.